Yo, what's up mga katropa? Yun. So, nagbabalik na naman yung channel ko. Yun, mga katropa ko dyan. Siyensya na, medyo natagalan yung pagbablog ko. Naging busy kasi sa trabaho. Yun, alam nyo na, hectic yung trabaho dito sa Saudi. So, ako nga pala si Sunny Sanggutan, no? Isang OFW dito sa Saudi Arabia. Bakit nga ba ako pumunta dito sa Saudi Arabia? So, bago natin umpisahan yung video na to, kung bago ka pa lang sa channel ko, subscribe mo na yan. At pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga video ko. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Oo, no? So ngayon, umpisan na natin kung paano ba mag-ipon ng pera yung isang OFW na katulad ko dito sa Saudi Arabia. Hindi lang sa Saudi Arabia, sa buong bansa na pinupuntahan ng mga OFW. So, meron akong ibibigay sa inyo mga tips. Limang tips lang naman to, no, na mahalaga at dapat tandaan ng isang OFW na katulad ko. So, yung unang tip na ibibigay ko ay dapat magkaroon kayo ng goal, maglagay kayo ng isang goal o isipin nyo yung goal nyo bakit pumunta kayo ng Saudi Arabia. So maglami kayo ng goal. Ano ba yung goal? So isipin yung sarili nyo kung bakit ba ikaw pumunta dito sa abroad. Ano ba yung dahilan? Bakit ka pumunta ng abroad? So yun yung goal. So ako pumunta ako dito ng abroad dahil sa hirap ng buhay sa Pilipinas. Alam mo naman, pag sa Pinas ka, ang mahal ng bilihin. So nagtataasan yung mga presyo. Yung bigas, sobrang mahal na, no? So hindi sapat yung sahod na sinasahod natin sa Pilipinas. So kaya ako pumunta dito sa abroad, hindi para maglaro o kung ano-ano pa mga bagay na hindi ka nais gawin. Nagpunta ako dito sa abroad para makapag-ipon, makatulong sa pamilya ko. Yun. Kasi naranasan ko rin magtrabaho sa Pinas ng kung gaano kahirap. Magtrabaho ka ng 12 oras, mag-overtime ka, pagdating ng sahod sakto lang din pambayad sa mga utang, di ba? Alam ko yung mga nanonood ngayon nararanasan niyo din yan, no? So ayun, maglaan kayo ng goal sa sarili nyo. So yung goal ko para makapag-ipon dahil sa loob ng 2 taon dito, so nag-goal ako na bibili ako ng tricycle. So yun yung goal ko na natupad naman. Ngayon nakabili ako ng tricycle kasi naglaan ako ng goal sa sarili ko na itong goal na to dapat matupad sa loob lang ng 1 year mahigit. At sinundan ko pa ito ng bangka na binili ko rin doon sa probinsya namin. So yun, yun nga yung goal ko, no? Pag nagkaroon kayo ng goal, dapat hindi rin na sabay-sabay. Pag may goal ka, dapat yung isang goal tapusin mo muna bago mo dagdagan ng panibagong goal. Nakakuha niwa? So, halimbawa, nag-goal ka na bibili ka ng bahay. So, yun yung unang goal mo. Dapat pag-ipunan mo yun. At dapat, pag nagkaroon ka na ng sapat na pera,
doon ka nabibili ng bahay. Hindi yung may goal ka, nabibili ka ng bahay, hindi mo pa natapos, hindi mo pa nabili, may goal ka na naman. Ayun, yun yung mali na goal. So, pag may goal ka, fix one ka lang muna sa isang goal para marating mo yung gusto mong bilhin. No? Kasi, alam niyo naman, yung isang OFW, hindi naman kalakihan talaga ng sahod. So, depende na rin sa taong mahawak ng pera na hinahawakan niya dito sa... Pangalawa ay, yung ibibigay ko sa yung tips, yung plan. Planning. Yung pagpaplano. So, yun. Yung pagpaplano, yung halimbawa, example, kung may bibilhin ka, kung nandito ako na sa Saudi Arabia, so magplano ka kung isipin mo muna, ito ba yung mahalaga? Magagamit ko ba to? O, yun. Yun yung isipin mo lagi na ito ba yung, example, yung bagay na halimbawa, bibili ako ng sapatos. Eh, may sapatos ka pa naman. So, dapat isipin mo mabuti kung bakit mo bibilhin yung sapatos na yun. Samantala, may sapatos ka pa naman na ginagamit. So, magplano ka na, ano ba, bibilhin ko ba to? O, pagkatapos kong bilhin, gagamitin ko ba to? So, isipin mo mabuti yung plano mo kung bibili ka na isang bagay na dapat magagamit mo yun. Hindi yung bibili ka lang ng ganito. Ba, bibili ka ng jacket, bibili ka ng tsinelas, bibili ka ng kung ano-ano. So, bawat bili dapat pag-isipan mo rin na dapat mahalaga yun. No, kasi yung pera naman natin dito, hindi naman natin pinupulot, di ba? Pinag-inirapan natin dito sa abroad. So, yun. Pangatlo, yung be consistent. Consistent tayo sa mga bagay-bagay na pinaplano natin. So, hindi yung paplano tayo ng ay, pupunta ako sa ganito sa mall pag sahod, bibili ako ng ganito, bibili ako ng ganyan, bibili ako ng ganun, bibili ako ng mga gadget. So, so dapat be consistent ka. Kung ano yung bibilin mo, yun lang yung bibilin mo. Hindi yung pag nakita mo yung ganun, bibilin mo. Pag nakita mo si ganito, bibilin mo. So dapat consistent yung pagbili mo ng isang bagay, no? Para mabudget mo na rin yung sarili mo sa pera mo na pumapasok sa monthly. Kasi yung sahod naman natin dito sa Saudi is monthly. Naman talaga, no? Yun yung isipin natin dapat. Na dapat pag sahod natin, nakaplano na, naka-consistent na yung mga nililista mo na bibilhin mo. Pag alam mo mabuti, tama ba itong bibilhin ko? Tama ba itong pagkain na bibilhin ko sa mga kakain ko sa buong isang buwan para pagdating ng sahod, sakto yung pagkain na bibilhin ko. Ayun. And then, pang-apat, yung add extra income na. Yan yung OFW. So, kung may extra income ka, halimbawa, magda ka ng kung ano-ano. Halimbawa, magtinda ka sa mga katrabaho nung gusto nilang damit. Tinda ka, magtinda ka ng mga short. Diba? Na may konting interest naman sa kanila. So, halimbawa, magbibenta ka ng kalimitan sa abroad. Gagawa sila ng mga puto, yan, itlog na maalat. Yan, mga Pinoy na nakikita ko bumibili sila. So, may extra income. So, naman, sa sarili ko naman, yung extra income ko is haircut dito sa mga kasama ko sa trabaho. So, nag-haircut ako para sa extra income ko. Ginugupitan ko sila. And then, yun. So, pag may extra income ka, yun, may save mo na yung sahod mo sa buong isang buwan kasi may extra income ka. So, yung extra income mo na yun, yun na yung mga gastos mo sa buong isang buwan. So, makakatulong yun, yung extra income na yun. Diba? Ayun, tips, no? Para makaipon ng isang OFW na katulad ko. So, save money to your account. So, mag-open account ka para mag-save mo yung money mo.
huwag mo nang hawakan yung pera na iniipon mo kasi alam mo naman tayo mga Pilipino. Hindi tayo mahilig mag, pag may nakita, sigurado bibili na agad. So kung hawak mo yung pera, yun, magagastos mo yun. So that mag-save ka ng money mo sa account mo talaga. Yung nakalagay sa bangko. Para kung sakaling gusto mo, mag-withdraw yun. Mag-withdraw pala ng sapat na pera para sa sarili mo. Ayun. So, save money. So, yung tandaan nyo, yung mga limang tips na yun na binigay ko, no, mga tropa. Yan, mahalaga yun. Yung una, yung goal. Pangalawa, yung plan. Saka yung pangatlo, be consistent. Four, mag-add ng extra income. And then five, save your money to your bank account. So, yun. Diyan yun, mga tropa. Salamat sa nanood. At salamat-salamat sa mga subscribe ng channel ko. So, 1 billion mahigit na ako. Nag-start na ako dati sa mababang subscriber. Tumaas. So, thank you marami sa support na binigay sa akin sa channel Town Vlog. Yun, thank you marami. So, yun mga tropa, hanggang dito na lang, no, yung mga tips na bibigay ko sa'yo. So, abangan nyo na lang yung mga video ko na marami pang may upload na magbibigay ng mga tips sa inyo. So, bye-bye mga tropa!